Hello mga master! Kamusta? 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 Welcome back! Ito po ay short video lang po ito para lang po dito sa segment natin na itanong mo master. Kasi po medyo marami na po yung nagtatanong sa atin at para po masagot natin agad, we decided to just create a short video para lang po sa inyong mga katanungan. Kaya po mga master, don't go right back, we'll be away. Diyan lang kayo at sasagutin natin isa-isa ang mga katanungan ninyo. Okay mga master, itong tanong na to ay galing kay Master Mac. Master, base po sa experience mo, ilang linggo bago magkaroon ng alige ang babae na crabs? Based from my experience, Master Mac, about 2 weeks, okay na yan. Basta ang pagkain mo sa kanila, tama, no? Now, anong ibig sabihin ng tama? Twice a day, yung pagkain, isa sa morning and then isa sa evening. Yung pagkain mo sa evening, twice ng volume kesa dun sa pagkain mo sa morning. And of course, gamitan natin ang mga food additives and food supplements tulad ng mga tinuro ko dun sa last na videos ko. Okay, salamat sa tanong, Master Mac! Ito pong next na katanungan natin ay galing kay Master Lorenzo Tomas. Maraming salamat sa tanong, Master. Paano naman po pag deep well, Master? Ano po ang treatment for water? Thanks po. Maraming salamat po sa tanong, Master Lorenzo Tomas. Interesting yung tanong ninyo kasi siguro isa-isahin natin yung sagot, ano? Yung deep well, the water, kung yun yung ihahalo mo sa ano, sa salt water, or kung yun yung lalagyan natin ng ano, ng marine salt, pwede yun. Actually, maganda yung ano, maganda yung water sa deep well, dahil yun yung tinatawag natin na hard water. Ibig sabihin, mataas na yung pH niya dahil meron na siyang mga minerals, no? Meron na siyang calcium and magnesium na nandun. As is, kung manggagaling sa ilalim sa groundwater, yung tubig na ihahalo natin, okay po 'yun. Ang magiging problema lang po natin dun sa deep well natin is dun sa method ng pagkuha. Kasi po kadalasan pag deep well, syempre ano 'yan, ay bomba, 'di ba? Yung binobomba mo na ganun, or merong electric pump, no? May tubo po 'yun. Napapunta doon sa water level, sa ilalim. Yung tubo na yun, kadalasan, gawa sa metal. Okay, ang magiging problema po natin doon is pag-akyat ng tubig, pag nag-touch sa doon sa metal, no, mahaluan din yun. Imposibleng hindi siya mahaluan ng metals or heavy metals doon sa tubig. Doon po tayo magkakaproblema kasi magiging parang contaminated naman yung tubig natin. Pinakamaganda talaga, i-filter din natin yun. Now, maraming mga paraan kung paano natin mafi-filter yon, pero siguro let's not go into that na. The best kasi siguro talaga kung ano eh, kung yung tubig din nyo, reverse osmosis talaga or galing talaga sa ilog. No? Yung reverse osmosis, meron namang tayo mga filters na para doon, yung mga RO filters. Meron po tayong kaibigan na si Master Monica.
ilagay ko yung ano, yung link niya, no? Okay po siyang kausap, saka maganda yung mga produkto niya ng mga filters. Lagay ko yung link niya and kayo na po mag-usap ni Master Monica kung sakasakaling gusto ninyong maglagay ng sarili ninyong reverse osmosis filter. Okay? Maraming salamat, Master Lorenzo. Mga Master, yung sulod natin na tanong galing kay Master RC. Okay, Master RC Rosel, ang kanyang katanungan, paano po pataasin or pababain yung pH level? Maraming salamat po sa tanong, Master RC. Yung pong pH level or yung level ng ano ng alkalinity or acidity ng tubig natin ay kaya po nating pataasin. Ang ginagamit ko po ito pong mga produkto na to. Ito po. Sana nakikita nyo. Ayan, itong tinatawag na refusion. Okay? So, itong refusion, meron siyang dalawang parts, no? Refusion 1 and 2. Ito po ang ginagamit ko para pataasin yung pH level. Now, ito po, it comes in 2 bottles. Yung isa po kasi, nagdadagdag ng calcium. At yung isa, ang nagpapataas ng pH level. Now, bakit kailangan natin dagdagan ng calcium? Kasi po, ang calcium, pag dinagdag mo rin sa tubig, nagiging hard water siya. And ang hard water, likas na mataas na ang kanyang pH. No? And then, ganun din, dun sa isang inilalagay, no, pampataas din ng pH yun. At hindi lang pampataas ng pH, magiging stable yung inyong pH sa inyong tubig. Now, paano nyo pababain ang tubig? Well, bantuan nyo lang ng RO water or fresh water na sadyang mababa ang kanyang pH, no? Kung medyo mataas yung pH ko, naglalagay lang ako ng fresh water. Kung medyo mababa, naglalagay ako ng fusion. Ito pong fusion, meron si Fishy pH. Ilagay ko yung link, doon ako sa kanya kumukuha nitong fusion. And kung gusto niyo naman ng RO system or RO filter kay Master Monica, ilagay ko rin yung link dito sa baba. Okay, maraming salamat sa tanong po, mga Master. Okay, ito naman pong isa nating katanungan ay galing kay Master Kit. Good day. Ano ang dapat ipakain sa mga small crabs? I'm using the DIY do-it-yourself crab box in pond. At paano mapabilis paglaki ng crab? Okay, yung mga small crabs, ang in the wild, ang kinakain nila talaga mga fishes, whether alive or dead fishes. No, or kahit na anong makita nila na mga pagkain sa na malapit lang dun sa mga bahay nila, yon kinakain nila yon. Pinakamagandang pakain sa kanila is mga small fishes. Yung tinatawag natin ng mga trash fish, mura lang 'yun sa palengke kung pupunta kayo sa palengke. Mga maliliit na isda, kahit na ano maliliit na isda, no? 'Yun ang pwede natin pakain. Importante lang tanggalin natin yung ulo, tanggalin natin yung buntot, kung merong excess na tinik or palikpik, tanggalin din natin 'yun. Tapos lagyan natin ng food supplement or food additives, no? Para mas mabilis na magkalaman or magkataba yung ating mga alimango. Maraming salamat po sa tanong, Master Kit. Okay po, mga Master. Marami po nagtatanong sa akin kung saan magandang kumuha ng mga crab boxes, no? Kung meron ba akong kakilalang supplier at kung maganda ba yung kalidad ng mga crab boxes. So far po, meron po tayong nakitang isang supplier ng crab box, no? Nakita ko naman yung kalidad, maganda yung kalidad. And maganda din yung kanyang price para dun sa kanyang mga crab boxes. Baka magkamali ako dun sa pangalan niya. Ayan, si Master Raymond. Si Master Raymond Rosel, kung interesado po kayo, i-PM niyo po ako at ibigay ko sa inyo yung kanyang contact details ni Master Raymond. Para po doon sa mga nagtatanong kung saan pwedeng kumuha ng murang-mura at matibay na mga crab boxes. Maraming salamat po, mga Master, sa inyong mga katanungan. Hanggang sa susunod na episode natin, quick episode lang po to, para lang po natin masagot yung inyong mga katanungan sa ating segment na
itanong mo. Master, maraming salamat. Bye-bye!